Kung nakikinig kayo ngayon, mga Chinese, galit na kami. To tell you frankly, we are mad with what you are doing to our troops. Sa susunod na buwan ay pupunta ang ating mahal na Pangulong Marcos sa Beijing, China para sa nakatakdang state visit. Ito na marahil ang tamang pagkakataon upang muling pag-usapan ang paulit-ulit na pangasar o pangbubuli ng kaibigan nating malaking bansa. Noong nakaraang buwan ng Nobyembre sa nangyaring insidente kung saan pilit na binawi ng Chinese Coast Guard ang rocket debris na nakuha ng Philippine Navies. Bagay na itinanggi ng Embahada ng China. Ayon pa umano sa Chinese Coast Guard, nagkaroon muna ng friendly consultation bago ang persahang pagbawi. Sa bidyong ipinakita ni Senator Francis Tolentino sa Senado, maririnig ang boses ng Philippine Navy at sinasabing, pinutol nila yung tali, kinuha nila, binawi nila uli, wala kami, mahina yung rubber boat namin. Kayo mga kabisi, ano ang masasabi niyo sa ginawa ng mga incheck sa ating mga katropa? Tila hindi na maganda ang paulit-ulit ng pangasar sa ating ng mga Chinese Coast Guard. Maging ang mga senador ay hindi na mapigilan ang galit sa muling pangbubulin ng mga incheck. Ika nga ni Senadora Lauren Ligarda, bawal ang bully sa mundo. Bawal ang bully sa mundo. Mr. President. Kung hindi magngangalit ang mga Pilipino dun sa video na yon, baka hindi na tayo Pilipino, Mr. President. I would just like to put on record, Mr. President, kahit sa ang lupalop ng daigdig ka magpunta, bullying po yun. Nakakasama po ng loob na i-deny pa po ng embahada ng China na ito ay hindi nangyari. So, but, I want them to hear why I am making my voice loud and clear. Mr. President, I'm not saying it was a bully. Bawal ang bully. Kung sino ang matamaan, sila ang masaktan. Utang natin sa inang bayan ang mga tinatamasa natin ngayon. Kaya naman nararapat lamang na ipagtanggol at proteksyonan natin ang bawat sulok ng ating bansa, Ginoong Pangulo. Tayo'y mga Pilipino, kilalang matatapang, hindi tayo titiklop, lalo na sa mga panahong ito na sarili nating mga kababayan ang ginigipit, inaalipusta sa sarili nating bansa. Mga kababayan, hindi tayo papayag. Hindi dapat tayo pumayag. Taas noo at buong puso tayong maninindigan. Atin ang Pilipinas. Dapat nating ipaglaban ito. Ang mamatay nang dahil sa iyo. On all our waters from the north, east, or south, manindigan na po dapat tayo. Ang ating katubigan ay buhay at kabuhayan para sa ating mga kababayan. Ito ay pinagkukunan natin ng likas na yaman. Let us explore, utilize, and maximize our water resources, and we can use these funds to provide protection for our waters. Itong Senado ay magpalabas tayo ng sense of the Senate para malaman natin mga kababayan na ang Senado natin ay galit na sa ginagawa na pambubuli nitong mga tao na ito sa ating mga kababayan. Hindi na po na sige lang tayo nagtitimpi porque maliit tayo. We don't want war to happen. Pa po ang kailangan natin gawin para tigilan ng ating kaibigan na malaking bansa sa Asia ang kanilang pang-aabuso at hindi pagsunod sa isang maliwanag na ruling na dapat nilang respetuhin. Bawal ang bully sa mundo, Mr. President. Samantala, narito ang mga komento ng ating mga kababayan kaugnay sa nangyaring insidente. Ayon kay Pixie Junile Santos, "It is good to see that Senator Tolentino is standing up against the country in which this running mate supports. A senator does not work
for a particular person or party, but rather they work for entire Filipino people. Ayon naman kay Ed Bisiro, Beijing will just play deaf for any appeal and will do whatever they are doing. China and the WPS is non-negotiable issue. As far as China is concerned, it is best for the Philippines to strengthen the military, at the same time discuss possibilities with the US. Ayon naman kay The Beatlers, it's time to ask help from the USA alliance. Peace treaty and ask for any anti-air and naval defense system initiative. Chinese military are arrogant and bully because of their ruble's power. We cannot stand alone without the super alliance of the USA military forces and do military exercises to let them know international law of water and air should be respected in this digital era. Ignorance of the law excuses no more. Sa iba pang balita, dahil sa kasong kinasasangkutan ni Mr. Kibuloy, Atty. Mike Abe pinag-iingat ang lahat ng mga gustong magpunta ng Amerika. Sige, para hindi na kayo mabitin. Ito na yung ating topic. US, United States versus Kibuloy. Bakit nangyari ito? Bakit nangyari yan? Hindi bubiro yung nangyari sa kanya. Yung pinakahuli, yung kahapon, dalawang araw na ito, viral ito. Sanction, US Treasury sanction ang ginawa. Pag sinabing sanction, yan po ay hinold, pinigil ang mga transaksyon. Lahat ng transaksyon, pati mga property, lahat ng property, eh, hindi magagalaw yan. Mabigat. Well, ganito po yan. Kaya po ginawa ng Estados Unidos yan dahil meron silang bagong batas. Global Magnitsky. Ayan, di ba? Global Magnitsky Law o Act. Isang batas po sa Estados Unidos na kanilang pinaiiral ngayon. Kaya global, ang bigat nitong batas na ito. Grabe. Ibang klase talagang impluensya ng Estados Unidos. Kahit sa ibang bansa, alam ba niyo itong batas na ito, kaya nga global, kahit sa ibang bansa, pwede nilang i-implement yan. Yung asset ng mga foreigner. Okay? Ang purpose po niyang global Magnitsky ngayon, Magnitsky law, ay ano po, doon sa sinasabing or di umano lumalabag sa karapatang pantao. Yung mga lumalabag sa karapatang pantao sa tingin ng Estados Unidos ay kailangan nilang patawan ng kaparusahan at ginamit itong batas na ito. US Treasury sanction. Mabigat yan. Sa kanila sinasabing serious human rights abuses. Wow, parang guilty na ang dating. Sa kanila, ang dating nitong kailang batas, guilty ka o hindi, or nag-hearing o hindi, pagka may nagreklamo laban sa iyo at ikaw ay mayroong paglabag sa kailang paniniwala sa karapatang pantao, ipapataw nila itong batas na ito. Ibipress talaga, kukontrolin or hindi ho makakagalaw ang iyong lahat ng properties. Asset, lahat yan. Bahay, kotse, alas, pera. Ano mang merong property ka sa kanila? Ano mang properties meron ka? O deposito ka sa banko? O ano mang transaction meron ka sa banko? Hindi yan gagalaw. Pag may order ang court or pag pinairal yung batas. At alam niyo kung bakit. Bakit po ang lakas ng batas na yan? Meron po kasi lang binuo na ano bang tinatawag doon? OPAC. Kaya si Kibuloy inupakan. OPAC ang tawag diyan, OPAC. Kaya OPAC talaga, inupakan si Kibuloy nitong batas na ito. Ha? US Treasury ang nag-implement. US Treasury Department. US Treasury Department po 'yon. Yung OPAC ang ibig sabihin nito, Office of Foreign Asset Control. OPAC talaga, no? Ulitin ko, ha? Office o Foreign Asset Control, yung OPA. Sa lalim ng US Treasury Department or sa US Government under ng Global Magnitsky
law o act. Ang tindihan. At isa pa po yung batas na yan. Sabi ko, masinabi ko sa inyo kanina. Pero ulitin ko. Pag ikaw nagdayuhan, para malinaw ha, pakinggan niyo mabuti ha, kahit sino, hindi lang si Mr. Cubuloy, kahit sinong Pilipino, kahit anong lahi. Pag pumunta ka ng Estados Unidos, okay? Tapos nagkaroon ka doon ng mga asset, kung anumang properties meron ka. Halimbawa, nakabili ka ng bahay, nakabili ka ng mansion, nakabili ka ng mga farm, nakabili ka ng building, marami kang bank account, o kung anumang klaseng asset, properties meron ka. Okay? Pero legal yun kasi ikaw ay dayuhan, foreigner ka na, ikaw ay may pera, may negosyo ka rin, o ano man. Hindi naman bawal magnegosyo sa abroad. Hindi naman bawal bumili ng property sa abroad. Kaya lang, ganito ngayon. Kahit na sino ka, kahit na sino kang ma-influensa, kahit presidente ka pa ng ibang bansa, kahit na sino ka man, wala sa kanila, no one is above the law. Ganong kalupit ng Estados Unidos. At ikaw ay lumabag sa karapatang pantao at sa tingin nila ay serious ang human rights violation mo. Okay? Yung batas na yan ang kailang i-implement. Walang hearing, walang ganong kabilis silang mag-decide. Ang lupit, no? Kaya maging warning ito sa mga Pilipino na may mga assets sa Amerika, tapos may mga paglabag kayo sa karapatang pantao dun sa Amerika, ayan ang gagawin sa inyo. Dalawa na ngayon yung kanilang hawak-hawak na kapangyarihan na pwedeng gamitin. Una, extradition treaty. Yung extradition treaty, yan ay agreement between US government and Philippine government o kahit yung ibang mga bansa, marami din treaty. Ang ibig sabihin ng extradition treaty, pag nagkaroon ka ng kaso doon, pwede ka at nagkaroon ng warrant of arrest, i-implement nila yung extradition treaty dito sa Pilipinas. Para ikaw ay turn over ng Philippine authorities doon sa kanilang FBI o kanilang mga otoridad, dadaling ka ng Amerika, pananagutin ka doon sa mga kaso na kinasasangkutan mo doon. Kung ang mga Amerikano naman ay nandito sa Pilipinas, o dito sa Pilipinas, nagkaroon sila ng problema rito, pero nagbalik sa Amerika at nagtago doon, yung American government gagawa ng paraang mahuli yung kanilang kababayan, ito turn over nila sa Philippine government sa pamamagitan ng extradition treaty. So, parehas po yan. Hindi pwede ka magtago. Yun ang isang ginagamit nila noong araw pa. Ay, itong bagong batas, global magnetic sky na yan. Magnetic sky. Law. Malupit po ito. Parang ang kanilang ginawa rito sa akin pong personal analysis at opinion dito, pag hindi nila na-implement ang extradition treaty, so sige, ayaw mo magpunta rito para harapin mo yung mga kaso. Yung aming extradition treaty ay hindi umuusad yan sa inyong gobyerno. Pwedeng ganun sabihin. O ito yung gagawin namin. Ito yung batas. Lahat mong asset dito ay yung aming pakikialaman. Ang lahat ng asset mo dito, hindi mo na magagalaw. Under global, ano, itong batas na ito. Ang lupit, di ba? Napakalupit ng batas na yun. Sipin mo, walang hearing-hearing, walang pagkakataon. Kahit yung mga abogado, walang magagawa dyan. US lawyer, ay lalo kung abogado ka ng Pilipino, ano magagawa mo doon? Hindi ka nga papansinin doon. Kahit yung mga Amerikanong abogado, wala silang magagawa dyan. Batas nila yan eh. Ano magagawa ng American lawyer kung ngayon ang batas? US Treasury Department ang nagsabi na may paglabag ka sa karapatang pantao, okay? Hindi ka nakikipag-coordinate sa amin, okay? Ganito. O ito, ang batas na gagawin namin, lahat ng asset mo. Christian, hold yan. Hindi makakagalaw yan. Yung permo sa bangko, hindi mawi-withdraw. Yung bahay mo, lahat. Naku, ganong kalupit yung batas na yun. Kaya ito'y tinatalakay ko, hindi lang dahil kay Mr. Cubuloy. Kung hindi, lahat maging warning ito sa lahat ng foreigner, sa lahat ng mga gusto magpunta ng Estados Unidos, hindi lang Pilipino. Ingat po kayo. Napakalupit sa kanila ng paglabag sa karapatang tao. O sabi ng ibang mga galit sa Amerika. Ay, di ba ang Amerika ay marami rin paglabag sa tao, sa karapatang tao? Ibang iso yun. Di magreklamo kayo sa kanila. Ibang iso po yun. Ibang usapin yun. Ang pinag-uusapan dito, US versus Cubuloy. Kung kayo may paniniwalang ang Amerika ay may paglabag sa karapatang tao, di magdemanda kayo. Ibang iso yun. Hindi nyo pwede kibigtong dito. Di ba? Kasi yun hong global Magnitsky na law, ay yan nga po, ang kanilang pinapatawan
ng pag-freeze ng kanilang mga asset ng mga foreigner ay yung mapapatunayan sa tingin nila o sa tingin nila serious human rights abuses. Ang lupit, no? Parang hindi ka pa nga nag-iimbestiga, sinasabi mo human rights abuses na, ganun ang tingin nila eh. Ang lupit ng Amerika. At dahil, alam niyo kung bakit? Kasi nga, meron silang OPAP. Yung OPAP talaga ang nagmo-monitor. Yung OPAP, binuo yan sa ilalim ng kanilang bagong batas. Office of Foreign Asset Control. Title pa lang. Uupahan ka talaga. Kaya nga OPAP. Di ba? Office of Foreign Asset Control. OPAP. Uupahan ka talaga pag ginusto nila. Patutupad yung batas. At ito yung masakit. Ito yung pinakamasakit. Relax na kayo. Kaya sinabi kong masakit. Alam ba ninyo na kaya nga global, kahit saan lugar sa mundo, kahit saan bansa, may asset ka. Kontrolado nila, i-hold nila. Wow. Ganun. Halimbawa, hindi ko alam. Halimbawa, maliban sa mga asset ni Mr. Kiboloy sa Amerika, bahay, kung ano nung meron siya doon. Alam ng Amerika, hindi. Wala kang mamitatago sa Amerika eh. Diba? Halimbawa, may asset siya sa Canada. Naku, pati yun, damay. Walang magagawa ang American, ang Canadian government kasi yung global Magnitsky, yan, international law yan. Eh. Anong kalupit ng US? Or kaya ay meron kang property sa Middle East, pakikialaman din nila yun. O may property, halimbawa, sa Europe, pakikialaman din ng Amerika yun. Ganong kalupit yung batas nila. Kaya sinasabi ko, ayaw lang aminin ng mga abogado, ng mga Amerikano, wala sila magagawa dyan. Ang magagawa lang dyan ng mga abogado, mag-ingay, magalit, kondinahin, banata ng banata ng US. Eh, bali, wala yun. Banata mo ng banata ng US, wala yun. Kasi yung kanilang implement nila yung batas. O normal lang yung negative na reaksyon ng mga local lawyer at yung international lawyer nila. Pwedeng bumanat. Bumanat ka na bumanat. Sige. Bumanat ka na bumanat. Legal na naman yung banatan eh. Pero, wah, epic yun. Kasi yung susundin ng American government ay yung kanilang batas. Sabi ng OPA, okay, may paglabag ito sa karapatang pantao. Dapat i-hold, i-press nga yung lahat ng asset nito. Yun ang kanilang batas. Bagong-bago ito, parang wala pang 2 years. Basta bago po yan. Global Magnitsky Law or Act. Ang lupit, dalawa. Inulit ko, dalawa na yung ginagamit nila ngayon. Wala kang kawala talaga pag nagkasala ka sa kanila, pagka nakarating sa kanila yung isapin. Extradition treaty. Kasi yung extradition treaty, para sa inyong kaalaman, mahirap implement yun pagka ayaw, halimbawa dito, ayaw ng Philippine government. Kasi ang gagawin dyan, marami rin proseso sa Amerika bago magpunta madala sa Pilipinas, re-request nila sa Department of Foreign Affairs. Tapos yung Department of Foreign Affairs naman dito sa atin, i-request yan sa Department of Justice. Eh lahat yan, Office of the President. Sila mag-decide yan. Tapos magkakaroon pa ng court kasi respeto yan sa ating sariling batas. Okay? Pero totally pipigilan ng Philippine government, hindi pwede kasi agreement yun. Yung proseso na i-respeto ng Amerika yung batas natin. Pero kailangan ding i-respeto ng Philippine government yung treaty. Kasi hindi pwedeng ibaliwala yung treaty. Pwedeng i-hold, pwedeng maraming butas, pwedeng mga technical and legal issue, pwedeng gawin niya ng mga abogado para ma-delay ng ma-delay. Pero totally, kahit na i-delay mo, magkakaroon pa rin ng katuparan kasi agreement nyo. Pero dahil nga ang Amerika, siguro napiko na rin, gano'n ha, ayaw mo magpunta ng Amerika, ayaw mo harapin dito sa Amerika, dito sa amin yung iyong mga problema, o ito, OPAP. OPAP. Nyulo ang aming papairal. Hold automatic. Luluha ka ng bato dyan. Eh kung meron kang kung ilan ang bahay mo sa Amerika tapos marami kang bank account, eh Amerika pa naman, wala kang may tatago dyan. Matagal lang kami ng UB Online. It all started with just one ID. Sobrang na-appreciate ko ang beauty niya. Amerika pa naman, wala kang may tatago dyan. Kahit na anong bangko ang pinagdepositohan mo ng pera mo o kahit saan ng property mo, nasa record yan. Kasi dyan, napakatindi ng taxes. Yung real property tax, ang tindi dyan. Hindi ka pwedeng malate. Ang lalaki ng penalty. Saka talagang babayad ka. Pag hindi ka nakababayad ng real property tax, ang kukumpiskahin sa'yo. Hindi ka tulad din sa atin. Nakakaalaga yan pa. Minsan,
Nakatira na ng ilang taon, yung pala wala mong binabayarang bus, di mapalis ng gobyerno, naaawa pa yung gobyerno ng Pilipinas. Ay sa kanila, walang awa-awa. Pag hindi ka nagbayad ng tax, gobyerno, titake over ng gobyerno yan. Tapos kakasuhan ka pa. So hindi mo may tatago. Kahit na gumamit ka pa ng dami, halimbawa, gumamit ng ibang pangalan yung mayroong tinatagong property, matitris at matitris pa nila kung sino. Ang problema kasi na isa pang matindi rito, ano ho, eh, yun ang lumalabas to sa mga balita, hindi lang si Mr. Kibuloy ang sinilip ng US. Eh. Ang sinilip ng US ay yung kingdom, yun ba, yung kingdom nila, yung kanilang, ano, yung kanilang samahan, yung kingdom nila. Sinilip din yun. So, ibig sabihin, kahit na yung property nakapangalan sa kingdom, pero identified na yan ay kay Mr. Kibuloy, si Mr. Kibuloy ang may hawak niyan, hold pa rin yun. Naku, malupit yun. Ganong katindi ng Estados Unidos. Ang problema naman, kung halimbawa tulad ng magka, di ba nagkaroon ng, mayroong pinalabas ang FBI on record dyan, warrant of arrest o no, di ba? Ah, di ba? Mano, mayroong warrant of arrest. Eh hindi naman na-implement ng FBI yan kasi nandito si Mr. Kibuloy sa Pilipinas. Eh siguro yan, kaya nga ginawa yung batas na yan, o kaya yung batas na in-implement nila. O sige, may warrant of arrest, hindi ka nag-surrender, o hindi ka nag-coordinate sa amin, sige, ito yung batas, i-hold namin ang mga property mo. Wow, bigat na, ganun ang ginawa. Ang problema, kung si Mr. Kibuloy naman ay nagpunta ng Amerika, automatic si airport palang huli na yan. At diretso sa kulungan yan. Ganun ang warrant of arrest sa kanila eh. Parang, huwag ka nang paliwanag, kulong ka, may warrant of arrest ka. Ganun kalupit sa kanila. At pag nakakulong ka, anak, tagal ng traya. Yung di umano yung mga kaso, ano yan eh. Non-bailable, nakakulong ka habang tinatraya. Maaaring yun ang dahil lang. Kaya si Mr. Si Kibuloy, hindi nagpunta ng Amerika. Alam niya, huhulihin siya. Kukulong talaga agad siya doon. Ganun kalupit yung FBI. Kulong ka agad. So, yung issue ng warrant of arrest sa kanya ng ilang taon na pinag-uusapan ito, binaliwala niya, ito naman ang ginawa ng US. Global Magnitsky Law na ayun na nga. Meron silang karapatan. At yung US sanction, US Treasury sanction, US Treasury Department ang nagbigay ng sanction. Wow! Pag sinabing US Treasury Department, yun ang buong, yun ang estado sa Amerika, yun ang Estados Unidos. Yun ang galaw ng umaga dito sa atin, yan ang Executive Department. Yan yung gobyerno. US Treasury Department eh. At yung kanilang pinagbasihan, ayun na nga yun. Dahil dun sa OPAC, Office of Foreign Asset Control. Ang lupit. Malupit talaga ito, hindi biro ito. Ngayon ang tanong, anong mangyayari dun sa mga asset? Aba, eh, wala. Hindi magagalaw. Kahit pa ilang billion or billion, million dollars yan, hindi magagalaw yan. Hindi yan mawi-withdraw, hindi yan matatransfer. Yung mga property, hindi pwedeng ibenta sa ibang tao yan. Hindi papayag ang Amerika na galawin yan. Kaya nga, press nga yan eh. Sanction nga yan eh. Pag ginalaw mo yan, another case yan. Ganon katindi ang batas dun. Pag ginalaw mo yung kanilang hinold or kanilang kinontrol na property mo o anumang meron dyan, another case yan. Halimbawa, mayroong $100 million sa banko. Halimbawa lang ito. Pag meron kang $100 million sa banko, hindi mo pwedeng galawin yun. Pero pag nag-try ka, nailipat ng banko yan, kung saan mo naman dadalhin, at nahuli ka, panibagong kaso yun. Kalabuso ka lalo. Ganong kalupit ang batas nila. Pero ano, huwag naman kayo magpapanik ng mga tanga-supporters, members ni Kibuloy. Ano naman yan? Ano tawag dito? Pwede naman yung harapin niya. Ang kanyang mga abogado, kung ano kanyang magagawa pa. Okay? Medyo masakit nga lang ito dahil nga ho sa walang hearing, hindi nagkaroon ng hearing, yan ang ginawa. Parang walang hearing, guilty na ang dating sa Amerika, guilty na si Mr. Kibuloy, kaya binigyan ng sanksyon. Ang lupit, no? Pero, tulad ng sinabi ko, lahat ng mga foreigner, lahat ng dayuhan sa Estados Unidos, at may mga kaso, ganyan ang mangyayari. Huwag niyong sabihin, ay, si Kibuloy lang ang pinahirapan ng Amerika, si Kibuloy lang ang kinanita ng Amerika. Hindi totoo yung katunayan, doon sa lumabas na report, 40 individual, 40 personalidad sa buong bansa, ano sa buong mundo, galing yata sa 9 countries, yung 40 person,
kasama si Mr. Kibuloy doon. So, ibig sabihin, yung kanilang batas international law yan, talagang lahat ng dayuhan, foreigner nga eh, kaya nga Office of Foreign Asset Control eh. Lahat ng dayuhan sa Estados Unidos na may mga asset at lumabag sa human rights or paglabag sa iyo pagkarapatan pantao, yan ang batas na kailang ipapataw. Yan ang batas na kailang pinapairan. Lupit. Paano gagawin dyan? Kaya sabi sa inyo, kahit na mga Amerikanong abogado, wala magagawa dyan. Batas nila yun eh. Eh, masakit dito, wala pang ano, eh, okay, kung nag-hearing na, parang wala pa eh. Kaya lang masakit dito, yung, yun, oh, ah, yung U.S. Treasury sanction over serious human rights abuses. Ang lupit naman nun. Serious human rights abuses ang kanilang sinabi. Kaya yun ang dahilan kung bakit kaya nilang gawin. Kaya nila ipinutupad. Yun nga hong global Magnitsky law. Dito sa atin walang ganyan. Eh, akala ko kasi, kaya sabi ko sa inyo kahapon, dalawang araw na pinag-usapan ito, inaral ko muna yung batas, sinilip ko. Akala ko kasi, yung mga asset ng sa Amerika, ang pwede nilang pakialaman. Yung sa labas ng Amerika kung saan, hindi pwede nilang galawin. Hindi pala. Kaya pala global ang tawag. So buong mundo, kung saan ka merong asset, pwede nilang pakialaman. Pwede, hold, automatic, i-hold nila. Makikipambawa. Meron kang, halimbawa, si Mr. Kibuloy, merong asset sa Canada, makipag-coordinate lang yung US government sa Canadian government. Tapos na. Anong gagawin ng Canadian government? Susunod dun sa batas ng Amerika. Iho-hold na rin yung property mo. Ganun. O kahit siyang bansa, lalo na kung kaalyado ng Estados Unidos. Eh kung hindi kaalyado ng Estados Unidos, ayun, mayroon ka baka, safe ka pa doon. Halimbawa, sa China. Halimbawa, mayroon kasi yung property sa China. Ay, at yun, baka hindi sundan ng Chinese government yung gusto ng Amerika. O kaya, halimbawa, may property ka sa Russia. Eh, kahit na malakas yung batas ng Amerika, kung ayaw ipatupad ng Russia, wala magagawa, di ba? Eh, pero, mas maraming bansang kaalyado ng Estados Unidos, ayun ang mabigat doon. Sipin mo, grabe yung batas nila. Di ba tayo mga, di ba ang iba-ibang bansa sa buong mundo, merong sarili, may mga sarili-sariling batas? Parang, ito, yung batas namin, huwag niyong pakialaman. Yung batas niyo sa inyo lang, yung batas namin sa amin lang. Di ba dapat gano'n? Parang kanya-kanyang jurisdiction. May mga limitasyon. Pero itong global. At yan ang bagong balita sa bagong umaga ng bagong Pilipinas. Ito po si Leon DC. At ito ang World News Report. Rewind. React. Respond. Thank you for watching. Like, subscribe, and click notification bell for more updates.